Yan si JTB Katagumpay, kakabili lang po niya ng BMW na GT100. Kaya lahat mag YouTube na kayo, mag vlog na kayo lahat. Ayan o. Pero ito ay nasa 40,000. Isang bilyon na yan. Isang 40 na yan. Actually, kanina, hindi ko lang na-video. Nilatrat kami kanina nito. Pero kailangan talaga yun. Siyempre, kailangan natin ipakita kung anong ipagyayabang ng BMW natin. Kumusta mga katagumpay? Welcome to my channel. At sa mga may hilig sa motor dyan, this is your man, JTB again. At ngayong araw, meron tayong special guest para sa special na motor na ito. Si ang owner ng GT400, si Paring Jeff. Paring Jeff, aligyan dito. Salamat! Okay, thank you. Ito, adyan ka. Salamat sa pagpapaunlak sa akin. So, syempre, unang-una, ang basic specification ng unahin natin, first impression, at have a quick test drive mamaya. At salamat, pre. Thank you so much. So, yon, check muna natin yung basic specification niya para mamaya, first impression, si Paring Jeff ang magpapwento sa atin lahat. Let's go! Mga katagumpay, ito na ang pinangako ko sa inyo na BMW 400 GT. Ito ay mayroong 4-stroke na 80mm over 69.6mm at engine layout na single cylinder overhead cam, water cooled, 4-stroke at 4 bulbs. Meron itong power na 33.5 bhp at 7500 rpm at torque na 25.8 at 6000 rpm. Mga katagumpay, ang top speed nito ay 139 km/h, kaya sobrang bilis nito. At may transmission ito na stepless cut with 2 slips per gearing and centrifugal clutch. At ang tank size niya mga tol ay 12.8 liters, kaya naman bagay na bagay ito sa mga naglo long ride. At ang rider aid, ABS, TCS. Mga tol, meron itong rear suspension na double spring struts at front brakes na meron 265mm double disc 4 piston bi-brake calipers, at ang kanyang rear brakes ay 265mm single disc 1 piston bi-brake caliper na din. At ang kanyang front tire mga katagumpay ay mayroong 120x70 over 15 Pirelli Angel scooter, at ang rear tire niya ay 150x70x14 Pirelli Angel Scott. At ang seat height niya mga katagumpay ay mayroong 775mm, o pasok ito sa mga 5'5 pataas. Okay? Sobrang sulit nito. At sa mga magtatanong dyan mga katagumpay, itong BMW C400 GT ay nagkakalahaga ng 595 pesos. So, pare, ano bang meron dito kaya GT400 mo? So, marami. So, simulan mo natin sa panel gauge niya. Wala na rin okay. Yung panel gauge. Ayan yung panel gauge na TFT. Yung tawag nila dyan. Okay. So, digital. Meron siyang urban feature. Kung gusto mo ng pang-urban, nakita mo yung RPM, speed, gauge. Wala na akong gas. Tapos, ayan, pagka nakaganyan siya, yun yung urban feature. Pero siyang navigation. Okay. Connect mo lang yung phone mo sa may app. May app siya. Actually, may BMW okay. App na ita-download mo. So, pag nag-navigate ka sa phone, dyan mo siya makikita. Dito okay. Ka na, dito na yung viewer mo? Dito ka na titingin. Okay. Oh. Tapos, yung media, pwede mo i-connect yung helmet, Bluetooth, yung okay. Intercom, tapos yung phone. Phone so, pag magda-dial ka, pwede mo na i-erect ka dito. Settings. So, ito yung pinaka-controller niya? Ah, ito. Yung, okay. Ito, yung wheel, yung... Meron rin siyang built-in hazard, no? Hazard. Headlight control. Daylight. Daytime running.
lights. Yun, yun yung basic. Yun yung basic. Ano yan. Yan. Oh, sige, ano pa? Ano pa? Tapos, ano pa meron? Yun, temperature sa gauge. Makikita mo yung outside temperature natin. Temperature. Ito, pinaka-importante. Yung temperature ng vehicle mo. Kung gaano kainip na yung voltage mo. Kung okay pa ba. Tapos, onboard, yung trip meter. Okay, a 3 meter. So, ayan, naka 2453 na ako. 3 weeks. Average consumption, 24.3 kilometers per liter. Ang speed, average speed since traffic dito, 41 kilometers. Yung number na times na nag-brake ako, pare, 580 minutes. Ah, ito din naka-count din. Grabe, no? Journey ko, 86 hours. So, lahat 2,400. Okay, po, kung puto mo yun, tumataas yun. Hindi ko pa nire-reset. Service, makikita mo na rin dito kung kailan. So, pag naka 3844 ako, kailangan ako pag service. Okay. Or, next year, Feb 28. Kung alin man yung mauna. Yung battery remote. Halos wala ka nang iisipin. Lahat makikita mo na sa panel. Ano yung kailangan mo yung file. Okay. So, ganun kakomplikado si BMW, mga katagumpay. So, totoo lang, wala tayong knowledge dito. Siya lang yung magtuturo sa atin. So, dito naman tayo sa fuel tank niya. Ilan? Fuel tank, 500 fuel tank. 500? So, parang sumakas na 12 liters. So, maliit lang din pala, konting-konti lang. Kasi si NMAX ay 6.6. Ito ay mga 12 doble. So, mas okay sa long ride. Alright, sa box, pwede ba namin makita yung seat box? Pare, ayun. Okay. Ito yung paano bukasan ng seat box na. Kailangan lang naka-on yung ano. Wala siya dito. Medyo bagulo yung ilalim, ha? Okay. Surprise! Ayan yung mga... yung laki niya, gano'ng malaki yan? Ang galing ko itong ano. Hindi ko alam kung ilang liters exactly, pero maganda kasi dito, bro. Ayan, meron siyang for half case. Pag may angkas. Tapos dito full case? Kasama. Full case. Dalawa? Ito, yung flex case, as yung sabi ko sa'yo kanina. Pag pinindot mo yan, kasya na yung full size din. Ah, okay. So adjustable siya mga katagumpay pala. So kasya dito, bali dalawang helmet ang kanya. Subukan natin, lagyan na rin natin. Isang full face, tsaka isang half face. Oh. Alright? Ito yung tinatawag na flex, anong tawag? Flex case. Flex case, alright? Ipindutin nyo lang tong button na to para mag-adjust siya. So malaking bagay ito mga katagumpay sa mga maglo-long ride, lalong-lalo na. Kung half face lang yung gamit mo, kasi usually parang mas maganda yung half face dito gamitin eh. Parang mas pa-forma, pero hindi siya paisable. Although, pero add ko lang, kasi itong flex case, pagka nakababa yan, hindi mo siya mapapaas, mapapaanda. Ah, hindi mapaanda dito. Ay, okay. Kaya advice ka niya na nakaangat. So, obligado, kailangan mo siyang i-lift. Para mawala, okay. Para mawala siya. So, sa mga naglo-long ride, kahit isa lang yung helmet niya, dito naman, pwede niyong lagay yung mga riding gears niya dito. So, okay. Tapos, meron siyang built-in na ganito. Usually kasi, nakalimutan ko lang yung tawag dito eh, pero maraming nagpapalagay nito sa market. Meron mga aftermarket na nagpapalagay nito, nagpapasadya. Tulad kay NMAX, wala naman ganito talaga mga katagumpay. So si BMW C400 GT, meron ng built-in na ganito. Yun ang kagandahan sa kanya. Alright? So sarado na natin. Okay. Sarado na natin. At kung makapansin nyo mga katagumpay, itong leather na upuan niya, siguro kahit pusa hindi kaya, hindi kaya kalmutin to. Napakaganda tsaka napakalupet. Wala akong masabi, speechless ako dito. Okay? So, tingnan naman natin itong box niya. Ayan. Okay? Di pagmamalaki daw itong box niya eh. Tingnan natin pagmamalaki itong box niya. Pero ito medyo magulo kasi okay lang. Gamit ko sa negosyo. So, ito yung mga idadagdag kong features niya. Busina. Okay. Denali. Commercial ko na rin. Okay. Ito ang busina niya. Busina nito. Ayan yung i-add ko pa lang yan. Ah, i-add mo pa lang. Busina na ilalagay niya. Magano to bro? 5,000 yan. Last to, rinig to. Rinig to kahit sa kabilang barangay. Oo. Sigurado yun. Okay. Game. Ito, ito yung box. Actually, adjustable. Ilang liters to? Ilang liters? Ito ngayon, naka 40 siya. So, 40 liters 40 to? 40 liters. Pero pwede mo siyang gawing 30 liters lang. Ano yan? Na-i-adjust? Oo. 40, ito. Na-i-expand pa yun. O yun na yan? Hindi, yun na yung ano. 30 yung, 30 to 40. So, ah, 30. Ito, pari, pakita ko sa'yo. Para maging 30 liters ha, meron siyang ganito. Pag ginanyan mo yan, ay bababa. Okay, 30 liters na lang yan. So 30 pala, nagiging 40. Okay. Ayun, ganun lang, nakakatawa. Kasi pag hindi mo naman kailangan sobrang space, dito mo napapalitan mo lang. Okay, ito. Kailangan
Okay, di ba? 30 liters, nagiging 40 liters. Adjustable. Pero sabi ni pare kanina, meron ng sec nito. Sec brand, meron na nito sec brand. Meron sila. Ayan, wala kung magkano. Pero syempre, iba pa rin kung mag-BMW. 9,000 ba? 9,000 plus. Pero ito ay nasa 40,000. 40,000. Isang million na yan. Isang 40 na yan. Na second hand. Okay? So, wala. BMW talaga. Mahal talaga ang BMW eh. Tapos, tingnan naman natin itong sa may windshield niya. Adjustable ba ito? Ayan, hindi. Hindi, no? Parang iba yata yung na-review yung isa. Fix siya. Makikita nyo. Clear. Yung, tingin ko clear, parang clear lang ang bagay dito na windshield eh. At sa fairings naman, mga katagumpay, kung makikita nyo. Dito, check natin. LED light na siya lahat. So, ibig sabihin, wala nang pundi-pundi. Hindi lang masyado natin ma-appreciate ngayon kasi masyadong maaga pa. Pero kung mapapansin nyo, LED light na siya. Tsaka, ayan ah! Pwede pala. Kita ba? Kita ba? Maganda ba? Makikita nyo, ang ganda mga katagumpay. Ibang-iba siya. So, parang dito kasi sa mukha niya dito, medyo kahawig niya yung ADD. Kung paano nag-build dito yung mukha niya. So, pinahanga niya rin ako dito sa part na to. Ayan. Tapos dito naman, medyo hawig lang din siya kay NMAX. Okay? Wala naman tayo masyadong pag-uusapan dito. Dun sa pinahanga niya din ako sa kulay niya. Tsaka yung pagkaka-finish ng kulay niya. Maganda. Tapos yung logo, ito. Dito. Ayan. Siyempre, legit BMW. So, ano pa ba? Ano pa ba? So, sabi mo, planning to buy ka ng bagong bike? Oo. Sabi ni Paring Jeff, planning. Bakit? Kasi, so ko lang subukan yun. Pag tumatakbo kasi ako sa mga crowded na, yung isang advice natin mga tagumpay, for safety purpose. Sabi nga, loud pipe, loud horn can save your life. Sabi nga. At yung iba, sinasabi, naiabangan sila pag maingay yung tambucho natin, pero hindi nila alam. Yun yung advantage nyo. Kailangan marinig tayo, lalong-lalo na sa highway, kapag kami malalaking sasakyan, kailangan marinig nila na parating tayo. Ayun. So, yun lang din. Tapos, ano ba? Ma-explain pa natin dito. Tsaka dito, makapansin nyo, mga tol. Check natin, minapansin akong isa dito. Mga katagumpay. Yung shock niya, dual shock siya, tapos nakita ko dito, ang isang napansin ko dito mga tagumpay, hindi siya normal tulad nung iba na shock, na kung napapansin nyo, meron pang air pump ba yun? Oil pump, tulad ng gas, ganon, na tulad ng sa YSS. Eto, kamusta naman ang performance ni shock nito? Okay. So, titignan natin mamaya dun sa test drive natin kung kamusta yung shock niya. Tapos sa handling, kamusta ang handling? Panalo. Panalo ang handling niya? 100% pare. Solid. Basta solid. Actually, kanina, hindi ko lang na-video. Niratrat kami kanina. Pero kailangan talaga yun. Siyempre, kailangan natin ipakita kung anong ipagyayabang ng BMW natin. So, dito naman tayo. Check natin sa dito sa mga compartments sa dito. Check natin. May glove box niya. Ito, usually, yan, meron siyang lagayan din dito. So, makikita nyo mga katagumpay, dito sa part na to, kung makikita nyo, parang part lang siya ng itong sa pinaka, ito, sa picture niya dito sa front. Kung makikita nyo, parang wala lang siya, parang kasama lang siya sa design. Pero pag pinindot nyo siya, dito pala. Yan. Ayan, kasi usually, di sa Kimbo kasi ganito eh, pipindutin lang dito pala. Ayan. Dito na yung mga pwede nyo lagyan. Meron ba itong outlet? Ayun! Charger sa loob. Ina-expect ko na yon na meron din dito na charger sa loob. So, dito, binilhan mo ba ito ng adapter? Binilhan pa lang yan. Binilhan lang ito ng adapter. European kasi. Pakita ko na rin. Okay, pakita. Kasi itong mga ano. Hindi siya kasi yung standard size. Ayun. Yung payat siya. Okay. European. Binilhan lang din niya yan. So, sa mga naglo-long ride, malaking bagay ito mga tagumpay. So, dun sa mga, lalo na sa mga nagbi-business dyan, sa mga nag-grab, kailangan nyo mag-charge ng phone. Okay yan dito. Alright? So, maganda. Tapos, pwede mo bang i-explain sa amin, Sir Jeff, yung kung paano siya panda rin? Ito. I-off ito muna natin. Ano niya? Kung pag-keyless kasi siya. Keyless so, yan. I-off muna natin. Off natin. Ito lang. Ito lang yung main switch na. Yeah. Off natin. Off na yan. So, yun lang. Wala siyang... Wala siyang remote. Wala siyang remote. Tapos... So, kahit ako, pwede ko itong
Oo, oh, may tikaw pero. Mapapa-under ko siya? Oo, oh, pero paglagay mo, mamatay na yan. Ah, okay. Dahil nasa kanya. Oo, oh, hindi ko na siya may tatakbo talaga. So, pwede ko siyang mapatakbo, kaya lang hindi ako makakalayo kasi nasa kanya yung security, yung key. Pero pwede mo naman siyang ginilak. Ito yung lock niyan. Sagad mo lang dito. Pindutin mo lang ito, long press mo lang siya. Ayun, lock na siya. Tapos pag unlock, long press lang din. Okay. Tunog-tunog lang. Tapos, syempre, 400 pasok kay SLEX. SLEX. Okay? Pakita natin yung RFID niya dito. So ito, pasok siya. So ibig sabihin dire-diretso na rin siya. Oo. Di ba? Kaya nang sabihin, magandang features niya. Tanda rin ba? Oo, sige, try natin. Pandali natin. Tahimik lang, hindi naman siya scandalous na ano. Ayan, on lang natin yan. Nag-on na yung ano, EFT. Yeah. Parang same scooter, normal. Wala nang gas. Pero marami pa yan. Ayan pa yung aabutin niya. 71 kilometers pa pwede natin takbuhin. Ah, ito yung pwede pa? Oo. Okay. Yun yung range pa niyan. So ito, kung makikita nyo, equipped siya with ABS. Ayan, kung makikita nyo, nagbiblink yung logo niya dito. So, ibig sabihin, pero pag umandar, wala. Oo, oh, wala lang. So, ito yung pinaka-initio niya dyan. Okay, maganda. So, subukan natin yung start. Parinig natin yung kanyang tunog. Ito na. Game. Ulit, dito natin tatapat. Okay. Isang okay. Bangis. So, yun. Subukan natin test drive. Makakatagong bay. Subukan natin. Tingnan natin yung handling niya kung anong pinagkaiba niya kay Enox. Okay. Taglit lang. Experience eh. Kasi JTB katagumpay, kakabili lang po niya ng BMW na GT100. Kaya lahat mag YouTube na kayo, mag vlog na kayo lahat. Ayan. Ito na kayo lahat. ito na yung first sahod dyan. On. Yon. Yan o. Nanonood na oh. Testing. So mga kaibigan, swerte natin kasi pagdadrive tayo ni Katagumpay, ayan o. Sama natin si Martin Guerrero, subscribe. Okay? Parang Jeff, kami na bahala dito. BMW? Nangangatal ako. Ano bang mangkas? Nakita niyo yung kanina, yung montage kanina. Hindi ganun ha, huwag niyo expect yun ha. Ano ba to? So pupunta muna kami Batangas kasama si Katagumpay, si Karin Jeff. Sir Jeff, okay, pupunta lang kami Batangas. Ingat kayo, ingat kayo. Yun lang ako palit, dalawa. Okay. Salamat, Brad. Salamat. Ingat, ingat. Testing, testing. Riding reach. So, ganun lang yun. So, mga Katagumpay, syempre, ito yung sinasabi ko nga, test drive natin. So, yung handling niya, okay naman. Dun sa ina-expect ko na masyado siyang malaki, hindi naman ganun kalaki. Tapos, dun sa shock niya, subukan natin idaan sa balok. Diyan ba? Guerrero, Martin Guerrero, kamusta dyan? Para sa pagiging angkas, okay naman. Para ako nakaupo sa sofa. Solid, solid. So, subukan natin namaya yung shock, eto, sabi ni Katagumpay. Parang wala naman kaming dinaanan. Wala kaming dinaanan. So, yung shock niya, yung sinasabi namin kanina, baliwala. Tapos dito, pakita mo, Tol. Makikita mo dito, yung ito sa ilalim ko. Makikita nyo, yung clearance niya sa ilalim, mga Katagumpay. Tandaan nyo, ang height ko ay 6 footer at sobrang komportable nitong harap ko. Okay, dito naman, halos pares lang din ng N-Max. Pero, syempre, pinahanga tayo, BMW. Nangangatal ako. Yung throttle ko, hindi ko matrottle. Hindi natin mapabilis. Pasensya na, mga Katagumpay. Ayan, pero isang malaking bagay na nakapag-drive tayo ng BMW kahit dito lang sa hiram pero marapit na makakabilisin tayo. So ayun, okay na yun siguro yun, mayan na. Okay, so safety, i-sidestand natin siya para manatay. Okay na yun, wala tayo pambahid dito, pang gulong lang yung N-Max natin. So ilalak natin. Para 5'6. So mga Katagumpay, advice ko lang sa inyo, 5'6 and a half. Okay lang? 5'6 and a half. Oo, oh, pare.
Okay. Hindi siya tiptoe. Oh, hindi siya tiptoe. Dapat yung dalawang paa. Okay. So 5'6" pataas. Okay na, pero 5'6" pababa, medyo sakto pa rin, ha? Sa 5'5"? Okay. Usually scooter isang paa lang naman yung pwede mo ito. Kaya lang pagka ano, masyadong maliit pag traffic, mga 5'4". Medyo alangan na. Kaya pa rin. Okay. So advisable pa rin siya. Hindi naman ganoon kataas ang clearance niya. Okay. Para dito, relax ka lang. Sandali ka pag long drive. Isa pa lang ano, special feature na nagustuhan ko dito, katulad ng ibang scooter. Pag binaba mo yung stand niya, automatic. Mamamatay din siya. Okay. Sa mga bata. Hindi siya prone sa ano. Okay. So ayan, tapos na. Promote! Hindi, promote ko muna yung channel mo, pare. JTV Katagumpay, tapos si Martin Biahero, as in Biahero yung gala, ganyan. Ako, ano ba yung po-promote ko? I do gigs pala, Neri's Not So Secret Garden, every Friday and Saturday. Mamaya, nandun po ako, Sabado kasi ngayon. So, 7 PM to 12 midnight. Kung may hili kayo sa music, kung paborito niyo yung parokya ni Edgar, pwede natin sinit doon. Mabangis to, mabangis! Yung mahilig magnegosyo pala, si okay. Mga idol, si Miss Neri Miranda, yun, may chance na mamita siya doon. Tapos ako, bukod sa gig, negosyante rin ako. So, yung mga gustong matuto ng business, sabihin niyo lang kay Jay, or contactin niyo ako. Pwede kong i-share sa inyo kung anong ginagawa ko, kung paano ko din nakuha yung BMW na motor na ginagamit ko ngayon. Yun lang. Lalagay ko yung link, yung sa description yung link niya. Click nyo na lang. Pwede. PM na lang kayo. Parokya ni Edgar. Ayun, salamat pare. Salamat. Thank you din pare. Malaking bagay. Martin Biahero pare, yan. BMW. Martin Biahero. So yung mga kaibigan, maraming salamat syempre kay Mr. JTV Katagumpay. Syempre in-invite tayo. Bibihira makasama tong taong to. Salamat din pre. Hindi, siya talaga busy. Kasi siyempre kay Sir Jeff na nagpagamit sa amin ng BMW para hindi lahat nakakagamit noon, pero ngayong araw nakagamit tayo. So yun, patuloy niyo po kaming i-follow, subscribe niyo po Martin Biahero and JTV Katagumpay para mas marami pang reviews at sa mas marami pang travel. Add ko lang isa pa, Jam and Jeff Acoustic pala, Facebook Jam and Jeff, IG Jam and Jeff Music. Follow na rin. Thank you. So yun, maraming salamat mga Katagumpay. Sir Jeff, thank you. Salamat. Okay. Salamat. Lagay ko sa link lahat yung sinabi niya. Click nyo na lang lahat para makita nyo yung mga performance nila. Okay? Tsaka kung may tanong kayo sa kanya. So, sabay-sabay tayo. Pwede bang kayo yung ano ko, ang outro ko? Sige. Okay. So, dito na ako mag-outro mga Katagumpay. At maraming salamat sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa akin. Click nyo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify kayo palagi at masundan tong BMW natin kasi malaking bagay. Diba? Bibihirang makapag-review nito. At tayo pala ang kauna-unahang Pinoy na nag-review ng BMW GT400 at sana nag-enjoy kayo. Okay, so mag-outro na ako. Maraming salamat mga Katagumpay. This is your man, JTV again. Hinga mo malalim and peace out.